Hello, mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamaganda. Ang nag-iisang diwatanan nyo sila na si Jing Jing. At syempre, ayan, paus pa rin, kakaubo. At syempre, ang video ito, talakayin natin kung applicable ba or mas mabilis ba makakuha ng trabaho kapag tourist visa ang gamit mo papunta dito sa New Zealand. So, bago natin simulan ang video ito, maglalakad muna kami papunta sa bus stop. Napaka nakakahingal, di ba? Pero ganda-ganda na view dito, look. Siyempre kasama ko si Kenneth. Yan, may sikat ng araw. Alamig. So, pakita ko muna yung beautiful view bago kami makarating doon sa bus stop. So, ito mga bakla. Naglalakad na kami papunta, di ba? Ang ganda-ganda ng view. As in, hindi ka mabuboring paglalakad. Kasi ang ganda-ganda ng view. Tapos may isang puno dito talaga na napakadaming ibon. Ito yun, no? Kasi nagsasabit sila ng tubig para at least may iinuman yung mga ibon. Sikat na ang araw. Pasensya na kayo sa boses ko, mga bakla. Kasi 3 days na akong inuubo. O diba, ang pangit pakinggan. Pasensya na kayo sa video kong ito. Kasi talagang may sakit pa ang diwata ng New Zealand, kaya nakakaloka. Diba, ganda-ganda. So yung sira sa dati, nung kami nandun pa sa lumang bahay, sa dati namin bahay, almost 3 to 5 minutes kami naglalakad. Tapos dito, siguro mga 7 to 10 minutes kami naglalakad. So yan, di ba, ganda-ganda ng view. Hindi ako makapagsalita masyado, mga bakla. Kasi pag nagsasalita ako, inuubo ako ng bongga. Di ba, mga bakla, ganda-ganda ng view. Oh, hindi nakakaboring maglakad. Ang pangit talaga, sorry talaga, inuubo talaga ako. Siyempre mga bakla, dito na naman kami. Kaya tapos ko lang magtrabaho. And then, I want you to meet my, what did you call that one? Before the first day in my work in the hotel. He is the one who trained me. And every day I'm working with him. Of course, he is from Dushan. This is Dushan. I'm working with him before, and he also a good trainer. Mm-hmm. Of course. Uh-huh. And I'm your daddy too. Yeah, he's my daddy too. His name is Dushan. Dushan. He's a nice person, you know? Yeah, very nice person. Yeah. No, he's not a nice person. No, you're not. And, you know, every day that we sit together, he's always annoying me. Did you just call me annoying? Yeah. Do I look annoying? I look so sweet. So yeah, balikan natin yung ating pinag-uusapan. Na paano ka ba makapaghanap ng trabaho? Or applicable ba? O mas mabilis pa makahanap ng trabaho kung tourist visa ang gamit mo? So sa totoo lang, hindi naman totally
100% pag nandito ka na as tourist visa tapos maghahanap ka ng trabaho, hindi ka pa rin matatanggap. Alam niyo kung bakit? Kasi kung halimbawa mag-a-apply ka or walk-in, magwo-walk-in ka sa mga halimbawa supermarket, hotel, depende pa yan kay employer kung bibigyan ka nila ng sponsorship or token na tinatawag. So swerte mo, pagka-apply mo pa lang, binigyan ka ng visa sponsorship, napakaswerte talaga. Pero hindi lahat ng tourist visa ay nagtatagumpay. Bye. Dahil meron talaga bye. Kasi meron kasi mga tourist visa na halos matapos na yung kanilang visa dito sa pag-stay dito kasi wala pa rin trabaho. Kaya swertihan lang talaga, no? Marami tayong mga kababayan na galing sa ibang bansa, nag-tourist, dumiretso dito sa New Zealand, tapos nag-tourist sila dito para makapagsapalan at makapaghanap ng trabaho. Pero in fact, wala silang nakuha trabaho dahil depende pa rin niya kay employer kung bibigyan ka ng sponsorship. Diba, Kenneth? Tama. Pa. So, ayan mga bakla, kung magpaplano kayo na mag-tourist visa dito, sa mga panahon ngayon, wag muna. Dahil walang hawak sa mga employer ngayon na sponsorship. Kaya napakahirap mag-apply. Sa ngayon talagang kung tourist visa ka, mahirap talaga mag-apply ngayon kasi bibihira ang nagbibigay na sponsorship, di ba? Tama. Correct. O, kasi konti lang yung nabibigyan ng sponsorship sa ngayon, di. Kaya doon sa mga nag-a-apply, sinabi ko sa inyo sa sick job, tapos yung mga binibigay kong link, apply lang kayo doon kasi malay nyo, isa doon nagbibigay ng sponsorship, maswertihan nyo. Pero payo lang namin ni Kenneth, kung mag-a-apply kayo as tourist visa, wag muna ngayon. Yes, tama. Kasi hirap ngayon. Yeah. Kasi talaga magagastusan lang kayo. Dahil bawat kibot dito, pera. Kasi talaga kung magdadala kayo ng 100,000 pesos kulang. Kaya siguro mas maganda sa susunod na videos, sana makasagap tayo kung kailan pwede talaga mag-apply. Di ba, Kenneth? True. So ayan mga bakla, kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa akin mga susunod na mga videos. At syempre, ito ang inyong pinakamaganda at nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jing Jing. Thank you for watching and I love you all. MYMP, make your mama proud. Bye!